Salamat po ng taong bayan. Willful killing. Willful killing to. Affected thousands of civilians. Oo, ha? Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay ng mga drug pushers. Sabihin na natin, kasi sabi ko kanina, ilan ba napatay na drug lords? O, ilan ba napatay na drug lords? Okay. Si Kerwin Espinosa, na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon eh. Oo, okay. Nakakapagtaka, yung former administration, lahat na dismiss ang kaso eh, ni Kerwin Espinosa eh. Ang tanong ko, bakit? Sinabi ng PIDEA hanggang ngayon, nasa drug list pa ang pangalan ni Kerwin bilang drug lord. Ba't ba siya nakakawala? Eh kung talaga drug lord siya, huliin na siya. Oh, bakit ano siya nakakawala? Oh, napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Oh, nakausap ko ang isang tao, ang sabi niya sa akin, ganito ha, oo, karamihan po daw ng mga drug pushers, pulis ang nagbibigay ng drugs. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako na lang, ako ang responsable. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Eh, ba't na minumuray mga pulis? Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na patayin? Shoot them dead. Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-involve din ang mga kapulisan natin. O yun naman pala ang sabi ng leader natin, commander-in-chief pa natin yan, titirahin na natin to. May reward pa. So ang sinatanong ko, ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho, ah, mahirap na tao ito, na kumikita sa drugs para makakain sila, anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Thank you. May tanong ni Dr. Cassantina? Yes, okay, I'm Santis Morio from Manila Bulikin. Hello, hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturupan niyo po yung panya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad na sinabi kanina ni Chairman Abante, no? Merong tayong batas, eh, Republic Act 9851. Doon sa 9851 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction. Eh, jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang magte-take over, will take cognizance on that. No? At doon sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting, ano, yung kita-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke. Sometimes, hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakay lang tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the, ano, the tone, no, of being the top leader of the country. And sa puntong yung medyo nag-fail tayo. Ngayon yung mga tinura niya doon, this time, there must be responsible and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 9851, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior. And him being the superior of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 9851. So, even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 9851, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15, that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So, ibig sabihin, pati yung mga genocide convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention and at yung convention doon sa rights of the children naka-fall under this. Kaya I think we need to use this Republic Act 9851 by the Department of Justice.
naman, kung nasagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na natin naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS eh. O ngayon, yung dating pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Eh, nung pangulo na siya, hindi ba din sabihin wala na yun? Diba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. O, sa akin po, yung sinabi ko nga sa aking statement kanina, that to a shocking normalization of brutality. Sana po, nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin? Na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia? Na sinusuportahan ng taong bayan yung mga drug lords sapagkat nagbibigay ng mga pera sa mga tao? Ganun po ba nais natin makita? Sana, wag na po. Tigilan na po natin itong extra judicial killings na ito. Tigilan na po natin yung salitang pagpatay. Ibig sabihin, kahit na Senate ba ito, sinabi niya, nagbibiro lamang ang Pangulo. Diba? Masamang biro yun, ha? Yung papatay ka? Kung biro lang yun, masama mo biro yun. Kung halimbawa, sabihin ko sa'yo, papatayin kita, tapos mamaya sabihin ko, nagbibiro lang ako, natakot ka na. Diba? Natakot ka na. Binibiro lang kita. Natakot na ako, eh. Traumatic na ako, eh. Tapos sasabihin mo, binibiro lang kita. Ganun po ang ibig sabihin niya. Thank you. Next question is from Earl Tobias from IBC 13. Good Congressman, good afternoon po. Earl po from IBC. Kung Benny, nasabi nyo kanina, balikan ko lang, sa halip na parang maging in sake of the truth, parang naging pagbabago ng katotohanan yung mga testimonya ng dating Pangulo, sir. Yun na din po ba yung treatment nyo doon sa nangyari, sir, na admit niya na meron niyang death squad, tapos mamaya i-retract niya ulit pag nilino ng mga senador. Also, sir, dito sa pagdinig kasi sa Quadcom, sinesentro niyo, nakita ng publiko na sinesentro sa yung mga EGK victims as biktima, pero sa Pangulo sila ay collateral damage, sir. Sa akin, palagay ko, hindi niya na masasabi yung nasa under oath siya, no? Nabiro ito, eh. Dinamin niya na meron DDS. Dinabi na na collateral damage ito. So, let us talk on the extent of the collateral damage. Ilan po ba ang napatay? Ito ha, ilan po ba ang napatay ng mga bata? Napatay na walang kasalanan. Napatay na hindi drug pushers. Ilan po ba yan? Napatay na mga drug users lamang. Ilan po ba yan? Sabihin natin, nanlaban po yung mga yan. Nanlaban ha, ang sabi nila. Well, nasaan po yung weapon ng mga nanlaban? We'd like, meron kang, yung arsenal ba ng Pilipinas? Right. Yung crime lab ng Philippine National Police. Kung 6,000 ang nanlaban, dapat sa crime lab, meron 6,000 ang mga weapons. Ano nanlaban? Pinatay nanlaban. Ano, nakipagsuntukan lang ba yung mga yan? Meron mga weapon yan. Nasaan po yung mga weapons? Yun po ang ipakita nila.